Yun. Aha. Wala lang. Try natin gumala. Putang ina. Nakita niyo. Harap na. Parang magpapakamatay mga harap na yun. So, it's Saturday. Ariko. Gala tayo, gala. Huwag lang tayo makasalubong ng mga ganong marami rito ang baliw eh. Yung mga ano, mga local dito, yung mga pana tawag nila. Mga pana. Kaya sila pana kasi parang natively ano sila. Mga Indian sila. Yung kulay nila ano, balat nila eh mapula-pula ganun. Basta 'yun. Sabado ngayon. Try lang natin mag ikot-ikot at meron na akong gustong i-discuss sa inyo. Yung nag-away tapos yun, tanggal. Kaya wag kayo mag dito sa ano, wag kayo mag-aaway. Lalo na't mga ano lang kayo. Mga tawag dyan, work permit pa lang kayo. Nako, iwasan nyo muna makipag-away ha. Dito kasi sa trabaho. Ano yun eh, nagsimula lang daw yun sa biroan lang. Tapos nung ano na, nung medyo tumagal kasi dyan sa ano, sa trabaho. Medyo ano, medyo physical yung mga ano nila, yung mga biroan nila, lalo na yung mga ibang lahi. Sila Junis, yung lidan namin, napakabigat ng kamay pag ano, biglaan lang papalo sa'yo. Medyo ano, physical sila magbiro. Tapos akala mo talagang parang close na ewan. Pero okay naman sila, wala namang problema. Kaya lang yun nga lang, pagka nagbibiro sila, papalo lang bigla sa ano mo, sa likod mo. Tapos biglang nananakal na ewa. Akala mo nga bata yung trato sa'yo. Hindi nga alam yata, matanda pa ako sa kanila. Yun. Ano yun? Nga pala, good news pala. Yung mga kasama natin ng mga Indiano, mga ilagay ko na ikikwento sila. Laki ng chat ko. Sila Roche. Ano na, tuwan-tuwa kasi after halos magti-3 years na yata. Ano na sila? PR na si kaya masayang masaya eh. Nung isang araw lang, biglang lumapit sa amin nung nasa may cafeteria. They got their PR na raw. Si Roche saka si ano si Spunky. Congratulations, buddies. You deserve it. Ano, halos ilang ano na, ilang taon na. Ah, ganito yung neighborhood dito. Ganda. Bali, ano, umabot na ng ilang taon na PR na sila. Ewan ko, tinatanong nga namin nila Marlon eh. Are you gonna resign? Not yet daw, baka by December pa raw sila magre-resign. Kasi gusto mag, alam mo naman yung mga Indiano eh, gustong mag ano, gustong mag business lang daw sila. Kausap ko nung ano, nung last week si Roche, katabi ko sa linya. Yeah, I wanna start my business. Gumaganon daw siya. What kind of business, sabi? Ano raw, gusto raw niya yung ano, yung restaurant business. Sabi ko, do you have any background in a restaurant business? No. Sabi ko, paano ka magsisimula eh? Wala ka palang background kung paano magtatayo ng restaurant. Meron daw siya mga business partners daw na kausap, mga kasama niya raw. Eh, yun ang trip nila eh. Pero yun nga, PR na sila. Tapos tinatanong nila kung anong update na sa amin. Wala pa. Waiting pa kami para sa aming PR. Hopefully, ano, mas maaga. Hopefully, mas mabilis yung, ano, yung application namin. Oh, yeah.
Sana lang, sana mabilis lang yung PR namin. Oh, ang ganda ng ano rito. Libot ko lang kayo sa neighborhood. Diba? You know, may mga ano pa sila. May mga ano ba to, speedboat pa. Galabasan yung mga ganyan pagka summer. Kasi punta sila sa mga ano. Yun ang problema rito, puro lake. Nakakamiss yung ano, yung dagat. Walang dagat dito. Kaya pagka kung nagbabala kayong pumunta ng Canada, lubos-lubosin nyo na magdagat dyan sa Pilipinas. Kasi wala dito nyan. O, meron man, kaya lang malayo. Laka ng tiyan ko. Puro birya. Hindi, panikanin ko na naman eh. Salamat kay Marlon D. Si Marlon D ang aming cook eh. Napapakanin na naman ako ng di oras. Oh, ang ganda ng lugar dito ah. Canada ang Canada. Oh, yun nga, balik tayo dun sa natanggal. Ano yan, bale, nagbibiroan lang daw sila, nagbibiroan. Nung una. Ano yan eh, gray hat yung isa, itim siya. Itim, saka yung isang tropa nila, nila Roche. Na, ano ba to? Na Indiano. Eh yun, biroan-biroan, pagka ano, nagkapikunan. Ano lang naman daw, yung ano ba to? Yung parang shinab lang nung itim yung si, ano, yung Indiano. Tapos ngayon, itong yung Indiano, parang naasar. Ang ginawa lang daw, sa kwento to ni, ano, ni Rosha, hinawakan niya lang daw yung itim, sabay hinarap niya sa kanya, tapos, why are disrespecting me? Ganon. Tapos, ayun, parang nagkaroon ng commotion. Nakita raw sila nung supervisor. Eh, kalahi nila yung ano, yung supervisor eh. Yung nga raw yung pinagtataka nila, kalahi nila. Tapos, parang pinush na i-pursue yung parang reklamo, kung gusto raw ba i-reklamo nung kalahi nila yung ano, kasi para yun, nagreklamo sa HI, ano, tinuloy daw sa HR yung reklamo yun. Natanggal sila pareho. Yay. Oh. Ish. Oops. Yun. Ano raw, sabi ni Roche, ano raw, parang indefinite pa raw. Kasi under investigation pa raw. Pero tinanong daw nung isa, si Spunky, tinanong niya na raw yung mga supervisor, si Jerry, yung parang general supervisor. Ano raw eh? Na-lay off na raw yung ano, yung Indiano eh. Ewan, kaya yun ang pinaka ano mo rito. Pagka kunyari mga biro-biroan, huwag kayong maging ano, yun sa mga kabaro natin na nandito sa Canada. Ano, huwag tayo maging physical. Pagka kunyari yung nagkaanuhan na, nagkasakitan na, hindi naman nagkasakitan, yung kunyari nagkaroon ng physical contact, naaway, ano, matik, tanggal kaagad. Kasi alam nyo naman, mga kutsilyo yung hawak natin. Eh, ayaw nila siguro na umabot pa sa ganun. Kaya, tinatanggal ka agad nila. Eh, yun eh. Alam yung magagawa eh. Ba, may nag-scooter, ha? Sino yun? Yun. Yun lang naman yung gusto kong ibalita sa inyo. Tapos, yung nga pala, dito, yung mga tropa natin na mga nagagala. Wala lang. Itong gusto lang nilang magala rito. Baka mamaya itong weekend, ano lang, magpupunta na sila sa, ay, baka magagala na naman kami. Alam naman, pag weekend eh. Ha? Ano mo? Anis. Yeah.
Nice! Mga itim, parang scooter nila Marlon yun ah. Sa Best Buy nabili yun eh, yung mga scooter nila. Wala na ako masabi. Ito tayo. Try natin pumunta dito. Iniikot ko lang kayo sa neighborhood namin. Namin eh, no? Pero ang ganda ng lugar dito talaga. Lalo na pagka-summer. Ma-appreciate mo yung lugar. Hindi tulad sa ano, pagka-winter, anak ng bekdog. Puro na lang puti yung makikita mo. Puro snow. Totoo yung sinabi nila na isang beses maano mo lang, makita mo lang yung snow, okay na. Pero pagka winter season na, naku po, ikaw na ang aayaw. Ikaw na ang aayaw sa snow. Sad truth, maganda lang tignan sa picture yung snow. Ano yung baseball? Parang baseball stadium. Kita nyo ba yan? Wala lang, ikot-ikot lang tayo. Mamaya pa sila eh. Alam mo naman. Puta, grabe yung mga lamok dito. Ang kate. Yung alam mo yung pagka nangagat sila. Hindi sila natatakot kung papaluin mo sila. Pwede mo sila, habang kumakagat sila sa balat mo, pwede mo silang ipet. Hindi sila aalis sa balat mo ha. Ang sakit pa naman. Saka yung mga kagat na lamok dito, nag-i-stay ng matagal sa ano mo. Ang sakit. Kaya maganda rito mag-ano ng mga bata. Maraming park. Daming pwedeng ikutin. Maraming pwedeng puntahan. Yun nga lang, puro park nga lang. Kung naghahanap kayo ng mga malls, wala rito sa Brandon. Iisa lang yung mall, yung lagi namin pinupuntahan na parang napakaliit. Hindi mo nga masabi na mall eh, kasi walang kwenta. Pero kung yung kunyari, mag-grocery ka lang, marami naman dito. Mas maganda naman kung ikukumpara mo siya sa Nipawa, ganyan. Kasi yung mga taga Nipawa, taga Nipawa, yun yung mga taga High Life. Dito pa sila nag-grocery kasi ito yung malapit sa kanila, yung Brandon. Medyo malayo sila pag pumunta sa Winnipeg eh. Ano sila? Gitna sila ng Winnipeg sa Brandon. Pero mas malapit yung Brandon. So yun. Dito sila nag-grocery. Tapos nga pala last week, hindi ko nasama sa video. Heritage, Filipino Heritage Month. Parang sineselebrate yung mga, ay, laki yun, nakita mo yun. Rabbit! Laki, no? Dito wala kang makikita ng mga daga. Ang meron dito, mga chipmunk, ganyan, mga rabbit. Minsan nga may mga kasalubong ko pa pagkagabi. Merong deer, saka fox. Nakakagulat, bigla lang may tatakbo sa harapan mo. Kaya meron mga sign dito na ano, na slow down. Kasi minsan may mga dumadaan na deer. Wala silang pakialam pagka mabangga ka, bahala ka. So yun. Mga pala, may mga aksidente rin dito. May na-aksidente dito sa, ewan ko, malapit lang dito daw sa Brandon eh. Yung lugar yun. Parang ang daming namatay. Parang 16 na yata. Puro mga matatanda yung namatay. Car accident. Isang bus daw eh. Tapos na ano ng truck. Nakakatakot. Pero wala. Ganyan talaga ang buhay. Ay, nako. Oh, sige na. Wala naman akong ibang kwento na. Iniikot-ikot ko lang kayo dito sa ano. Baka mamaya mag-video ulit tayo, no? Magagawa ulit tayo ng video. Isama natin dito or ihiwalay natin. Kasama natin yung mga tropang two joints na scooter boys na. Ako lang yung nakaganito sa kanila, naka-skateboard. Pero okay lang naman kasi pabor yun sa kanila at nabibidyohan ko sila. Kasi pagka naka-scooter, hindi ako makakawak ng kahit anong camera or kahit ano. No? Yun na. Like, share, subscribe ha, yung mga ganun. Yung mga nanghihingi ng mga CB, mga makukulit kayo. Sasa i-message nyo ako sa Facebook ko na, lagi ako nanonood, idol. Tapos hindi nyo naman pinapakinggan yung sinasabi ko na
kahit anong message niya sa akin doon sa may Facebook ko na Jerome Jimeno, hindi ko kayo re-replyan doon. Doon kayo sa aking Facebook page. Doon kayo mag-message para doon ko kayo sasagutin, no? Sina? Woo! Like, share, subscribe ha, yung mga ganun. Nangangawit na ako eh. Yun na, paalam.